ka. Itatago kita muna sa bahay ng kaibigan ko sa Madrid. Para muhay sa mga kasamang mga estranjero. Para mabuhay ko sa mga kaibigan ka sa Islam. Delias, nahihirap ka dahil sa aking pamilya. Dalawang beses mo na akong niligtas. Ngayon, sumama ka sa akin. Umuhay tayo ng parang kapatid. Ito, hindi ako magiging masaya sa aking bansa. Pero pwede akong pamuhay at pamatay sa Espanya. Sa aking bansa. Senyor, nandito tayo noong isang buwan. At nasa ilalim din tayo ng parehong niya. Ngayon ko lang sinabi sa akin ang ganyan. Huwag ako noon. Ngayon, alam ko ng katotohanan. Senyor Ibarra, umago ka. Ha? Lituin ko sila at habulin nila ako. Iligtas mo ang iyong sarili. Huwag! Dumito ka lang! Magkita tayo sa puntod ng lolo sa bispiras ng Pasko. Yes! Kapag bumilis pa ay maglalagos na tayo sa palayang iyon, Ginang. Mangyari ay wala ni isa mang maayos na lawa sa lupa. Lunas ay napakadali. Sa katotohanan ay hindi ko alam kung bakit wala natin. Ang bukay ng isang kanal, buhat sa mga ng ilog hanggang sa labasan ang pararaanin sa Maynila. Alalaong, buksan ang bagong ilog sa pamamagitan ng kanal. Kasihan ang dating ilong pasin. Taan kukuha ng ibabayad sa magagawa. Walang magugugol ng gusto. Sapagkat ang mga bilanggo ang gagawa. Walang sapat na bilanggo. Kung gayon gamitin ng mamamayan, matanda o bata ay pagkagawin. Kaguluhan lamang ang ibubungan yan. Mga kaguluhan! Nag-alsa na ba kahit minsan ang mga Ehipto? Nag-alsa na ba kahit minsan ang bansang Judeo laban sa banal na sitido? Tao kayo! Akala ko ba'y alam nyo ang iyong kasaysayan? Ngunit ang iyong mga harap ay di mga Ehipsyo ni Judeo. At ang lupaing ito ay hindi miminsang naghimagsik. Sa mga panahong ang mga taga rito ay pinipilit na maghakot ng malaking kahoy upang gawing mga daong. Kung hindi, dahil sa mga pare. Wala na ang mga panahong ngayon. Ang mga pulong ito ay hindi kailangan na maghimagsik. Yan man sila ng maraming mga gawain o matawan ng mas mataas na pulis. Isang mulatong Amerikano. Indyong Ingles. Basilio, kumusta na ang kalagayan ni Kapitan Tiago? Tulad ng dati, ayaw pa rin niya magpagamot. Ngayon ay inutusan niya akong pumunta ng San Diego upang tingnan ang kanyang mga pinakaupahang bahay. May ba ako? Kumusta nga pala ang inyong akademiya ng wikang Kastila? Mabuti naman po, nakahanda na ang mga buro at ang mga paaralang gagamitin. Palagi inyo ito tutuloy dahil tututulan ni Padre Sibuela. Matutuloy po, sapagkat hinihintay na lang po namin ang permiso pagkatapos magkipagkita ni Padre Irene kay Kapitan Nedal. Dinaguduhan po namin ang dalawang kabayo kastanyo at nangakong tutulungan niyo po kami. Saan kayo bukuha ng pera? Aambag ang bawat eskwela, pati ang mga buro sa Pilipino at Kastila. Ang kagamitan naman ay galing sa mayamang si Makaraid at ang isaan sa kanila. Mabuting kung ganoon. Sana'y matagumpay kayo sa inyong plano. Maiiwan ko na kayo. Ako, ano ba lang sabi niya yung tiyo yung tungkol kay Paulita? Nagkano na ibigan, tila yata ikaw ay nangulo ng aking binati ng iyong kasintahan. Sa bagay, umiibigan naman. Ang iyong kasintahan ay sadyang maibigin. Kaya lang ay... Kaya ay ano? Ay, huwag mo akong masamahin. Ang tangi ko lang gustong sabihin ay kaya lang ay... Pala
Bakit po? Hindi pa po ba kayo nakakarating sa kanilang bayan? Sadyang hindi ako pupunta sa malalamig niya dahil mga tao ay hindi bumibili sa aking malakas. Sa palagay ko ay mga tao ay hindi. Sadyang hindi lang po kami bumibili ng mga bagay, hindi naman namin kinakailangan. Eto, sa bahay ng tao mayroon na sa besa. Salamat din o, subalit hindi kami umiinom ng mga alak. Hindi kayo umiinom ng alak. Hindi ka ng Padre Camora, mas marang puro tubig. Kung tubig lamang ang iniinom ni Padre Camora, ay siguro walang chismis silang magiginig. Di tulad ng alkohol, ang matabang na tubig ay pumapatay ng apoy. Kapag ito ay ginalit, ito ay maaaring lumawak at maging dagat na magsimulang magwasak at pumatay. At kapag ito ay ininit at naging singaw, ito ay handang puno. Ipagpaumanin mo, Ginoong Simon, ngunit kami na ay mauna na sa iyo. Ang tiyo ng aking kasama ay maghihintay na sa amin doon sa may dakong kulihan. Wala. Wala. Kasi, pawang mga paatin. Napakatapang mong sumagot kay Don Simon. Ang tao ko yun ay napakamuhilang, Bon. Halos ka pa kailan ko. Siya ang tinatawag na kayo mangging kardinal. Kardinal? Kamahal-mahal ang itim kung siya mong ibig. Si Don Simon ang sanggunian ng Kapitan General. Saan naman kayo nagtago? Hindi ninyo nakita ang bahaging pinakamainam sa paglalakbay? Ay, nako! Hindi kami nagtatago. Nakakita na kami ng mga tanawin at mga ilong. Ang may kabluhan lang para sa akin na yung may mga alamat. Kung sa alamat lang din ang pinag-uusapan, mayroon din ang sa ilog ng Pasig. Ang isang alamat ay ang alamat ni Doña Hermonina na alam ni Padre Florentino. Lahat ng tao ay nakakaalam niyan. Ngunit Padre, hindi ko pa alam ang alamat na yan. Sabi nila may isang insidente. Siya nga pala. Saan nga ba, Kapitan? May naiwan kayang baka sa tubig? Hindi sa kanya. Doon kayo tumingin sa layo. Nung malapit na mahuli sa Ibarra, tumalon siya at lumangoy ng 2 milya at ang ilog ay naging kulay dugo. Kung gayon, ang kanyang bangkay ay nakasama sa bangkay ng kanyang ama. Hindi ba isa rin siyang filibustero? Iyan ang tinatawag na pinakamurang paglibing. Hindi nga ba, Padre Camora? Lagi ko ngang nasasabi na ang mga filibustero ay hindi maasahang magkaroon ng maringal na libing. Ngunit ano nangyari sa inyo, Ginoong Simon? Nahihilo ba kayo? Ngunit kayo pa ay maglalakbay noon. Naluluha ba kayo sa ganitong laman ng tubig lamang? Ang awang ito ay higit na malaking alinmang ay lawa sa Suwisa o lahat namang lawa sa Espanya. Simon, anong ginagawa niya dito sa libingan ng aking ina? Maaari ko ba kayong tulungan, Ginoong? Anong ginagawa ko sa gubat na ito? Kung maalala mo, nagkita tayo dito 13 taon na ang nakararaan. Tinulungan niyo ako. Maaari ko bang suplihan ang tulong niyo? Natingin mo, isang taong ipinagpapalagay ng mga tao maliban sa akin na namatay na at ang siyang pagkasawi ay labis kong ipinagdaramdam. Isang nakamamatay na lihim ang iyong laman. Isang lihim na maaari mo ikapahamak. Di mo ba nalaman na maaari ka masawi sa aking mga kamay? Ikaw ako rin naparito may 13 taon na nakararami. Upang nakilain ng isang kaibigan nila ang buhay, paipaglaban ang karapatan ng mga Pilipino laban sa mga mapangapi. Ngayon nagpapalit ako.
ang pagpatuloy ng kanyang nasimulan. Hindi ako kalayo sa lasyon na iniwan. Busta ng koralan sa Pilipinas. Ang mga kabataan, walang ginawa kundi sumunod. Pagpalipin, hindi pinakikinggan. Hindi, Ginoong Simon. Kung hindi dahil sa pag-aaral ng mga kabataan ng wikang Kastila, ay hindi tayo pakikinggan ng pamahalaan. At ito ang magbubuklod ng tuluyan sa mga mamamayang Pilipino. Isang pagkakamay. Anhin natin ang wikang ito. Tatago lamang ng wikang ito. What? Mga karapatan ng mga Pilipino. Ang pagkatao. Ginoong Simon, mali ang iyong iniisip. Ang iyong bayan. Kita mo ba ang mga tao yung kanaya? Hahayaan mo na lang ba ang iyong ina at kapatid ang bulo na tinatapakan ng mismong mga tao kumatay sa kanya? Anong nais mong gawin ko, Ginoong Simon? Isa lang akong hamak na estudyante. Hindi maaaring hukayin ang bangkay na aking ina at iharap sa hukuman. At pagkatapos, ano? Magbintang ng kung sino-sinong Kastila? Tama ba kaya ako? Wala na. Mamamatay ang mga mahihina. Nanantili ang mga malalakas. Kunting pagtitiis na lang. Lapit na ako magtagumpay. Kunting pagtitiis na lang. Senyor Simon, marami din ang may utang sa akin na di ko rin masingil. Walang migay sa akin ng isibo, kaya di mo rin nila masisingil. Kung ganyan nilapit ko sa akin, hindi ka at mag-usap ka sa sila. Marami kong may pasang kami ng mga kapulong sa Maril at itago sa kapulong. Kapangalim, iyon sa inyo, Simon. Hindi ka mga alipati ka. Mga barila kayo ngayon, tiyo tinitago sa mga bahay at katapos sa magkakaroon ng pagkakarubo. Maraming mga tao ang magbibilang mo. Ngayon, Kiroga, ikaw ako ay magkikinabang sa pansisikat na mapalaya ang mga bilang mo. Naunahan mo bago, Kiroga. Thank you.
ano, tayo namatay. Naparoon ako sa kumbento nang ako ay sinabihan nila sa lahat. Pagbalik ko ay isang liham mula kay Padre San ang ipinaapon ni Padre Aileen kay Kapitan Yag. Ang sulat din ito ang dahilan kaya nanangis ang sama ang kapatid at anak. Kinalimutan ko ang paghihirap ng aking ina at ang pagkamatay ng aking kapatid. At tangi ko na lamang nararamdaman ay galit at paghihiganti. Kahit noong naghimagsikan ay wala akong ginawa. Nabigo sila at kahit wala akong kasalanan ay parang nagkulang ako. Siguro ay yan ang parusa ng Diyos sa akin. Ngayon, handa ako. Handa ako na ipagtanggol ang bayan. Magtatagumpay na sana ay nagsikat. Ngunit noon ay umiibig pa rin ako kay Maria Clara. Ngayon, umanaw na siya. Hindi na ako mag-aatubili pang baon sa hukay ang matampalasang nagdala ng pihati sa aking buhay. Sa aking ama, lahat ang kinarusahan, binaboy. Sa iyong ina, iyong kapatid, si Crispin, si Sisa. Sa aking matalik na kaibigan na si Elias, si Huli, at lalong-lalo na, si Maria Clara. Ngayon ipaghihiganti natin sila. Ito, pagmasdan mo. Ano yan? Ito, ang maghuhugyat ng bagong himagsikan. Himagsikan na dadaluhan ng maraming marurungis na tao. Ilalagay ito sa gitna ng pagkainan. Pagkatapos nilang itaas ang mitsa, ito'y sasabog! Isang dinamita! Nitroglycerina? Isang dinamita? Isang lika na walang ililibin na dumi. Ang mga dumi ay kailangang linisin. Hindi lamang nitroglycerin, Basilio. Ito'y likha ng mga luha ng puot na kinimkim. Mamayang gabi, magkakaroon ng pesta. Sa pesta ay lalagay ito sa gitna ng hapagkain. Magliliwanag at magliliwanag ito. Ipansamantala. Pagkatapos ng 20 minuto, kung aayusin lang ang mitsa, ito'y maghuhudyat ng pagkasabog ng bomba. Kung gayoy, hindi nyo na ako kailangan. Iba ang gagawin. Pagkatapos ng unang putok ng artilyero, lalabas ang lahat. Pagkatapos, ay ikaw ang dadala sa kanila. Kay Quiroga, kung saan nandoon ang mga baril at purbula. Kaming kabesantales pupunta at aagawin ang tulay. Habang lahat ay susugod. Lahat na mamamatay. Lahat na mahina. Lahat na hindi handa. Lahat? Kahit yung mga walang laban? Pupurihin tayo ng mundo. Ang bagong mundo. Ano nga naman ang aking pakialam? Bakit ko kailangang isipin kung tatanggapin tayo ng mundo o hindi? Yan ang gusto kong marinig mula sa iyo. Tama nga na ikaw ang aking pinili. Ito ang revolver.
Hintayin niyo ako sa simbahan sa San Agustin sa ikasampu ng gabi. Doon tayo magkikita. Kung gayon, magkikita lang tayo mamaya. Kakasal na pala si Paulita. Kawawang isagani. Ang rami nang mamamatay sa pagsalbog na magaganap. Kawawa naman. Payuhan ko na lamang ilan na lumisan upang hindi madamay. Hindi. Ano naman ngayon sa akin kung mamamatay sila? Hindi ko dapat sirain ang pagtitiwala niya. Siya ang naglibing sa aking ina at mga tao sa loob na pumatay. Sinubukan kong kalimutan ang lahat. Magpatawad, pero ang lahat ay may hangganan din. Sa loob ay may lamang pulbura. Ano mang oras ay ito ay sasabog. Tara na! Kawaan ka ng Diyos. Nakasulat dito, Manite Sir Pares, Crisostomo Ibarra. Hindi magandang biro. Isang pagbabanta mula sa isang taong matagal nang namayapa. Si Ibarra, siya ang nagsulat dito. Sulat kamay niya to. Ang kasiyahan. Walang dapat ipangamba. Walang kwenta ang kanyang biro. Hindi kaya nais na patayin niya tayong lahat? Pag-inakaw! Bilihin na pag-inakaw! Malaon ng napanagay, napatay.
Katapos kong mag-aral sa Europa, umuwi ako sa Pilipinas para pakasalan ang aking pinakamamahal na babae, si Maria Clara. Patawin rin niya ng Diyos. Alam niyang hindi mo gusto to. Na ikaw ay nasilaw lamang ng galit at paghihirati. Nagustuhan niyang lahat ang nangyayari. Hindi natagumpay ang iyong plano ng dahil sa kanya. Sabagkat alam niyang hindi ito tama. Igalang natin ang kanyang kapasyahan. Talaga niya ba? Ang Diyos ang galaw nito. Wala ka mga ng maraming sabi ng inisip ng Diyos. Ngunit kailanman ay hindi siya nagkakamalan ng masama para sa atin. Sapagkat mali ang iyong pamalaan, pag-ibig lang ang nagagawa na nagkakamalan. Bakit niya ako binarusa? At eh, hindi ng mga masasamang. Wala ang ginawa kundi magtulog ng kasamaan. Kailangan nalukin ang lalagyan para maamoy ang bango. Malibing kanawa sa kailaliman ng dagat, ngunit kung kakailanganin ka ng tao para sa isang marangal na hangarin, ipahintulot ng Diyos na matuklasan ka sa sinapupunan ng alon. Pansamantala, dyan ka muna. Hindi makababaluktot ng katwiran, hindi mag-uudyok ng kasakiman.